Sa mga nakalipas na araw, halos sunod-sunod na insidente ng sunog ang naitala. Sa Metro Manila pa lang, aabot na raw sa mahigit 400 insidente ang naitatala mula Enero hanggang Marso. Ang kadalasan daw sanhi nito, overloading at problema sa linya ng kuryente. May report si Julius Segovia. Ito ang nagliliyab na sumalubong sa mga bumbero matapos sumiklab ang sunog sa Barangay Ermita, Cebu City nitong Sabado. Kasagsagan man ang gabi, nagkulay pula at kahel ang langit sa laki ng apoy. Ang mga residente, nabulabog sa pagkakatulog. Pahirapan ang pag-apula sa sunog. Ang ilang residente, tumulong na rin. Hinihinalang nagsimula ang sunog sa bahay kung saan may natrap na 11 buwang gulang na sanggol. Sa kasamaang palad, nasawi ang sanggol. Patuloy namang inaalam ang sanhi ng sunog. Nitong Sabado rin, nagliyab ang isang pabrika ng tsinela sa Mandawi City. Doble hirap ang pag-apula sa apoy dahil sa pagliyab ng mga gomang nakaimbak sa pabrika. Buti na nga lang at walang nasaktan sa insidente. Sa Tala, Caloocan, tatlong magkakapatid naman ang patay habang nasawi rin ang kanilang lola nang matupok ang kanilang bahay. Ayon sa mga bumbero, posibleng natutulog ang mga biktima na sumiklab ang sunog pasado alas 9 kagabi. Nasa trabaho raw ang ama ng mga bata, habang ang kanilang ina nasa labas din at nakikinood ng TV. Kasi mabilis po yung kalat ng apoy dahil puro kahoy lang po. Kaya yun, ang dami pong taong tumulong sa amin na patayin yung sunog. Pero hindi na nila nilagdas yung mga anak ko at yung nanay ko. Sa inisyal na investigasyon, naiwang kandila ang pinagmula ng apoy. Giit naman ang ina ng mga batang biktima. Imposible ito dahil pinatay raw niya ang mga nakasinding gasera at kandila. Pinatay ko po lahat. Sinabi ko sa nanay ko huwag niyang sindihan kasi inaasahan namin na yung ilaw ng kapitbahay namin. Dahil pag natutulog kasi kami, hinapatay namin yung gasera. Kung hindi lang po siguro ko umalis, hindi siguro mangyayari po yan. Labis din ang pagdadalamhati ng pamilya Buiko matapos mamatay ang kanilang 2 taong gulang na anak nang masunog ang kanilang bahay sa Barangay Palanan, Makati City. Gayon na lamang ang panlulumo ng ama ng bata nang matagpuan ang labi ng kanyang anak sa ilalim ng mga sunog na yero. Dito po, sa pwesto na to, inabot ko po siya sa tao. Nilabas mo lahat ng anak mo bago kayo. Opo. Bago kayo umalis lahat. Mm. Tapos naiwan siya dito. Opo, tapos meron po nakakita na takbo daw po ng takbo dito sa labas. Tapos nanako po yun, nasan yung anak ko? Inaalam pa ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. So, biniverify natin kung yung tinuturo nilang exhaust fan. Based doon sa initial investigation namin, yung nakakitang taxi driver, malaki na yung sunog bago na itawag. Base sa datos ng Bureau of Fire Protection, umabot sa mahigit 400 ang naitalang insidente ng sunog mula Enero hanggang Marso pa lang. Numero unong sanhi ng sunog ay ang overloading at problema sa linya ng kuryente. Kadalasang biktima ay mga informal settler, lalo't bukod sa dikit-dikit ang mga bahay, gawa pa ito sa kahoy at materyales na madaling magliyab. Electric fan din ang isa pa sa mga nangungunang sanhi dahil kadalasan ito ngayong pudpud sa kakagamit. Huwag gagamit ng mga octopus connections at huwag gagamit ng mga jumpers sa mga fuse boxes. At kung hindi naman ginagamit ang mga appliances, ay unplug ang mga ito. Julius Segovia, GMA News.